Magandang buhay mga ka-farmer. Ayan na yung ano, hagdanan dito sa likod, papunta doon sa roof deck. Mahirap din palang pagporma ng hagdan. Tapos Di ko pa ma-imagine kung anong gagawin eh. Bakal na lang yan. Bakal? Tapos yung sa step niya, yung bakal dyan gaganon. Ah. Putol-putol na yun, pero nakaganyan. Ang ganda. Ayun. Kailangan pala na naman ng ano yan. Steel man na ano. Oh, imagine yun lang pang ano. Maganda, magkaroon na ng hagdan dyan para pag-aakit dun sa ano. Mahirap din maghahakbang yung tiyan ko, hindi ko mabuhat eh. Pag... Gusto ko umakyat kahapon eh. Naiipit yung tiyan ko eh. Tapos dito pwede ka nang makatanaw dun. Oo, oh, yun nga. Lalo pag naka-slab na, di ba? May daanan na maayos. Kasi yun dun sa loob bata, hindi pa naman gagawin. May daanan dun kasi alam ko kahoy yun eh. Oh, pagdidilig pa na? Pagka nakabuhos ng slab niyan, tayo na lang na naman uli niyan. Ibabawas ka na ba nga dali? Hindi, kasi hihintayin na ano yan, ma. Hihintayin na mag ano. Uling boys na lang matitira. Dami naman gagawin sa taas. Eh yung problema yung kahoy. Pwede na siguro tayong ayun kung pwede tayong kumuha ng kahoy. Gagawin lang ka. Makakahoy na yung kuya, pwede yun. Dun sa kulungan baboy. Hmm. Ay, nahasa yung taktak. Yun o, lalim na. Lapang tubig. Bagay, medyo ano na ang tubig ngayon dahil wala pang ulan. Lumalim. Dito tayo sa kabila. Ayun, andito pala sila. Busy, puro forma ng ano. Ayan o, sabi po pala ni Papa Yam, hindi basta-basta yung pag-ano ng hagdan. Pagka wala daw ga-experience yung steel man, eh hindi basta-basta po niya maiintindihan yung pag-bend ng mga bakal. Yung iba daw po, buo na mahaba na ano, bibend na ganon. Pero mahirap daw yun. Eh, ang gagawin yata, per step na lang yung pinaka-ano, na bakal. Inabot mo na yung ano? Ha? Tambak pa yan? Tambak pa ba? Ayan nga, ano? Pero may ugat na, oh. Ano na yan?
babalutin natin ang soil. Kasi konti lang naman ang ano dito eh. Yan, ngayong araw magluluto tayo ng kamatis na sweet and spicy. So yan, pagka marami po ang kamatis, sa dagsang kamatis, pwede po kayong gumawa nito at pwede nyong pamigay sa mga kapitbahay nyo. Sigurado magugustuhan nila. So ayan, hiwain lang po muna natin habang ngayon si Chef A busy. Panoorin nyo na lang po sa kanyang vlog ang mga niluluto niya. Napakasarap po. Tuna at ano ba yung luto mo ngayon, Chef? Spirits po. Ayun, spirits daw. Dapat ang kamatis ay ano na, pulang-pula na para mas mabilis maluto. Ayan, tapusin lang muna natin. Ayan, ready na tayo. Ayan, may bisita tayo. Ate na ako eh. Ha? Ate ka na, pero tayo ako. Oh, makulit ka lang, no? Ate na. Oo nga. Ayan, nandito po sa mama kay kuya. Ayan, hintay lang natin si chef matapos. Tapos ito na, mabilis lang yan. Ayan yung mga sisipag na naghuhukay. Ba't naghuhukay si Marco? All around mo kuya. Ha? All around ka ba? All around mo kuya. All around. Parang may gusto kang palitan sa uling boys ha. Wala kuya. Sino kaya? Yan sina Junjun, no? Busy sa paggawa ng forma. Ano daw yung ano yung nakausap mo na Dex yung sa lupa? Ano daw ang sabi ni mahirap kasi yon ng ano doon. Kung matayuan niyo na, let's say makapagpatayo tayo ng bahay niyo doon. Baka magbago isip ng anak ano ni Proy, oh, di ba? Yun ang ano doon. Hindi naman sa ano syempre, hindi sa inyo yung lupa eh. Pero kung ano, maganda sana makahanap na lang ng maupahan diyan. Sabi ko na lang kay Lolo. Oh, kung dito lang sa banyo, di ba? Pero kung okay lang naman sa kanila, wala namang problema. Kung talagang bakante naman. Alam, baka mamaya nagawa na ng bahay, nagandahan. Hindi mo naman pwedeng ilipat yung bahay. Di ba? Ano magiging, ano yan, usapan. Pero sabi ako na lang po, Lolo. Kasi ba, Bobby? Ano yung bakante yun? Binibenta? Sabi nila ito, binibenta yun. O kaya, upa-upahan mo lang, rento on, di ba? Kasi mataas po yun, baka hindi makakit yung dolay. Ayun lang, mataas. O mahirap pag may edad na, mataas, mahirap. Kaya natin sila ng pang malakasang tomato. Sabay-sabay na natin. Bawang, sibuyas. Bigyan natin ng sili yan, pero tatatarin natin. Gagawin mo kaya?
kasang kamatis. Mura kamatis, ganito ginagawa ko. Binibigyan ko ng mga kapitbahay. Pasa lang sa yung swimming pool. Ano, ito ang ulam namin ngayon. Ito yung linuto ni Chef A, spare ribs at tuna. Ayan, parang ano to, parang bake lang na ano, binalot niya. Marami talagang gimmick si Chef A. Eh. Tapos yung mga sponsor po namin na naka ano pa, naka bitin pa kasi pinapatapos lang muna natin si Chef A ay sina Winning Trades, marami pa po, hindi ko na masyado matanda pero nakalista naman po doon sina kina ano po, kina Ka-Farmer Tess Pablo, tapos marami pa, marami po. So ang gagawin po natin kasi si Tux po yung tatay niya na operahan po sa mata. At syempre kailangan din po ng mga bilihin po ng gamot, no? Yung katarata at kinayod. So eh ano po yun eh, si Tatay Jerome, ano po siya, inspector po siya ng mga bus. So ngayon po walang biyahe. So ayun, wala po siyang pagbili-bili ng gamot. So sabi ko kay Tux, sige Tux kako, total si Nanay Emily po magaling magluto. I-expose na rin po natin siya dito sa farm na kahit pa paano makasingit po, no? Makapagluto. So, at umbigyan din po natin ng kaunting tulong. Ayun nga, sinasabi ko kay Tux, pwede naman po sanang i-vlog niya yung mga luto ni Nanay Emily. Silang dalawa mag-partner. At anyway, yun, subukan natin na ma-expose po si Nanay Emily. At yun po talaga, inaano siya. Mga piyestahan po, hinuhugot po yun si Nanay Emily para lang mag- kumbaga inuupahan para magluto. So ayan, yun po yung plano ngayon. Uy, ayan na oh. Anyway, okay lang yan. Tapos, eto na. Ayan. Sayang. Ayan, lutuin lang po natin siya ng lutuin ng husto. Durog na durog. Yung talagang lutong-luto po yung hamatis. Tapos talagyan natin yun ng asukal, konting timpla at sili. Yan na yan, sarap yan mga ka-farmer, makapaparami ang kanin nyo. Ayan, kulang pa yan. Tipa. Kailangan po talaga yung lutong-luto na yung kamatis. Kaya sabi ko kanina, dapat po yung kamatis ay mas maganda yung medyo fully ripe na po yung kamatis. Bago natin ilagay yung asukal, kailangan lutong-luto na siya para panis na lang ang ilalagay natin. Huwag na, bukas na lang. Ayan mga farmer, kupapapak na lang ako ng ulam. Ayan, ito na po ang ating finished product. Medyo pakulupan natin ng konti kasi kulang pa. Tapos ayan yan, agaw, tamis, alat. Medyo nangingibabaw yung alat. Ayan, tamis. Tapos anghang syempre. Ayan. Tapos syempre kamatis. Tapos may konti pa palang bagoong yan. Dinagay ko, mas masarap, marami-rami yung bagoong. Pero wala na po kasi. Kaya ayun. Ayan o. Tapos ayan na. Ready na. Sino yung sponsor natin, tol?
Elvis Kitchenette. Ayun nga pala, pasensya na. Tita LB pala to, kay LB, Tita Elvis Kitchenette po. Maraming yeah. maraming salamat. At ayun na mga ka-farmer, pakisuportahan po si ano, Tita LB. Nasa Amerika din po siya. Ang ganda rin po ng editing niya kasi alam ko anak niya ang gumagawa ng editing po ng pagluluto. So ayun, Tita LB, just keep on uploading at maniwala po kayo, mapapansin po yung ano, YouTube channel niya dahil maganda naman po at malinis ang pagkagawa. So, yun mga ka-farmer, please visit Elvis Kitchenette. Alam, pangilang sponsor nyo na rin ito, marami na din. Marami so, ayan, isa din po sa mga sabihin natin na parang naghahanap din po ng malilibangan at yun po ang kanyang napili ay mag-ano ng YouTube channel, magluto at ma-share sa inyo yung kanyang mga lutuin. O, ayan. Tayo magkakain na. Ayan na. Pang mayaman na naman daw ang handa. So, ayan. Ito po yung ano, mga ka-farmer. Ito yung mga upcoming na mga nakabinbin sponsor natin. Ayan, kay Nanay and Remy and Ate Tess, Winning Trades, supporters from Unilever Dubai. Ayan, ka-farmer. Ferma, Soriano and her son, Ventorio, Jaya, Rastaman. Ayun. Tita E, kay ano po to, Ate Rowena. Tapos Lichon Kambing from Bergen County, New Jersey. Ayun, galing sa mabait na tao. Ayan, mga ka-farmer, Lichon Kambing, abangan nyo yan. Sarap pa ng idol. Lichon Kambing. Sino magpe-pray? Marco raw, tutuloy Marco, na. Marco, Marco. Oh, tangrapon mo to. Pasalamatan natin yung Panginoon at yung ano yung bigay ng ano, sponsor. Ako wag na. Bura out lang tayo. Ayan, oh. Wow. Sarap. Farmer. Ayan, oh. Uy! Mouth-watering, ha? Kain po, mga ka-farmer. Chikman nyo yung ano, ha? Chikman nyo ito, oh. Sarap to. Dinasin. Dinasin. Dato, bang. Sarap yan. Sa kanin. Allergy si Benji sa kulingan, eh. Mmm! Saan mo ito binili siya? Sa
sa palengke. Susi natin sa palengke. Opo. Bakit sa palengke? Ako ba? Sigurado mo. Oo, punta lang. Sambuna ako na naman. Ano nga? Mapa, pilingkapin yan. Mapinggan ka, bulan. Si Dexter, baka hindi ayaw ng isda. Dexter, Dexter pa, oh. Who likes? Who wants? Ayaw mo ako yun. Ayaw ko. Ayan. Okay, na ako nito. Dulok din yun. Kaya hindi. Ilan po kayo nalipin? Ewan ko ba dyan sa anak ko na yun. Binitawan yung abaw sa Dubai. Nag-drive ng tricycle. Sabi ko kung saan po siya masaya. Ayan niyo. Ganda-ganda ng trabaho niya sa Dubai, amin niya. Masaya naman si mami niya. Nakikita mo. Ano yun? Madre de Agua din ang ano niyan dati. Business, Aydan? Hindi, yung kaya kami nagkakilala. Madre de Agua. Nasa Dubai pa siya, nagpapabili na siya. Mm-hmm. Papatanin na. Mag-diet ka, pinata talaga. Ang gawa na pala ng hotdog. Yung hotdog nandiyan pa rin. Kung kung lima lang daw ang challenge. Sa'yo, 10, no? Ilan ba dapat? 15? Pero kung pag di mo daw talaga naubos, walang ano ha, premyo. Kailangan, maubos mo. Dapat 10 rin para mas may challenge. Mm. Yung nakasampu si Dexter. Kaya lang yung kay ni paring kong hanggari ang profit yung gagamitin. Malaki. Oo. Sarap nun kong hanggarian. Yeah, hanggarian ano. Talagang hungry ka dun ha. Maubos mo ba? Ha? Benta na ni Ate Raquel, ano? Yung sa isda? Oo. Di na nawawala ng... Namimili, ano? Oo, namimili. Hindi, siya na kasi may magandang isda talaga ang dagat sa isda. Sabi ko nga sa kanya. Kahit tumasok ang palengke. Sabi ko, kahit ikaw lang, kahit hindi kilala gaano yung isda na yan dito, ikaw lang ang nagtitinda eh. Lahat ng mga naghahanap niya, sa'yo pupunta. Maganda sa kanya, direkta sa consignation din ng ano, ng tubig. Yari na paring ko? Ano nagmamahal kay Junjun ah?
Pag-break na din pala si Papa yung sa kanin? No. Silipin ni Makmak. Natuwa na ni Makmak, Papa. Dexter, humina na. Yan, balik po tayo dito sa site. Yun, nagpapasalamat po kami at sa mga nag-sponsor po si ano, Tita Elvira, Elvis Kitchenette. So ayan, keep on uploading lang po, Tita, at huwag po kayong mag-alala dahil maganda naman po yung mga videos nyo. Ganda naman po yung editing. So no need to worry na hindi kayo ma-monetize. It's just a matter of time lang na talagang minsan panapanahon nga. So ayun na tiyaga lang po at just upload more videos lang po para at least yung watch hours natin ay mabilis pong ma-reach. So ayan at busy sila sa taas, nasa taas lahat. Nakabala pa ho. Nawasan ko lang ulo. Just a just. Ibat ka ba ng lakin eh. Andun pala si kung sa taas ho. Okay, maganda ba sa taas? 90 pieces na po po. Kuya. Ha? Nakakalula. Mainit na no? Talagang mukhang matagal na kayong partner ni Benji ah. Ano
Sana umalis yung tabi ko. Oh! Ah! Mabit! Ulok na eh! Malalabo ko, mananabo! Yan ay hagdanan. Pinoporma pa lang. Mahirap daw pala gawin yung buo na bakal, pa isa-isa lang daw kasi yung buo hindi kaya talaga. 16 12 16 12 16. Kulog-kulog. Parang may thunderstorm na parating. Oh. Hala. Bukang ano na. Yan ang kalaban ng ating mga isda. Thunderstorm. Oh. Ano yung forma dito sa harap? Hirap, dapat tatlo kayo dyan. Tayo dumaan. Daan pa palang kahoy dito. Oh, ang kahoy. Ito open. Laki pala ng open ah. By 3. So almost ano na pala yung mga 2x3. Yung pagpapatungan ng ano, nakakasa na halos. Papatungan ng steel deck. Tawagan ni Benji, di daw alam, may tatanong. Tatanong si ano? Benji. Sige, baba. Pala biro ang paggana ng hagdan. Akala ko ikaw kwadrado lang tapos eh simento na. Hindi, dapat kasi matibay din yung ganito. Babaksak. Kaya mababali, mapuputol. Nilagyan nga alo kayo sa tuloy. Manali ko libutan ganito. Kaya tuloy nung rengga, alam ba? Wah! Sabay niyo, pekstoy ako nung manali. Model. Ayan. Tatlo? Tatlo lang na bakal? Meron pa sa gitna. Ah, meron pa rin. Bali lima lahat na. Hindi pala biro ang pag ano yan ah. Yan o! Gawin din na pakwan! Kung nalagyan naman yan kuya, pwede nangapakan yan pangkit. Kaya ako makaputot ka lang sa doi. Kasi ano na eh, may mga bakal eh. Nakapundasyon na.
Ayarin mo rin mama. Sabi ko kaya ka di nagustos siya mo eh. May palabas langkater. Thank you, Dom. Maikli lang no, ito. Gawin ko matagal na ito eh. Sentimental value na. Madami na daw, madami na daw tinapos sa project 'yan, kuya. Yung matigas yung ganyang. Oh, mga luma kasi gamay-gamay 'yan eh. Tsaka mas ayun oh, pagka ganyan oh, mabilis pangikot kasi mali, maikli lang siya. Yung pwedeng gancho ganyan, bro. Pwede 'yan, lubak-lubak ko. Wala na lang plastic. Sige na, ay abi me. Power ko may pitak paglagatarin. Wala bang power? Wala bang power? Runout? Ginagawa ni Benji yung ano ko yun. Ah! Ginagawa ni Benji yung ano kasi nagpalit tayo ng saksakan. Ayaw abutan ng dilim sa ano. Binili ko ng ilaw. Benji, may ano ka flashlight. Para hindi ka natatakot sa multo. Meron ako. Ah. Ah, wala flashlight. Yung flashlight pang ano? Flashlight oh, di yung kinain lugaw. Kailangan lang. Ni patutukan ata dalawin doon. Gagalingan. Yung inuhukay nila pa pa kalahati na ba? Nangalahati na ba yung inuhukay? Ha? 6 feet? Wala pa. Oh, pwede na, oh, 3 feet na yan. 4 feet, pati yung nakapasok lang ano. Yung level niya, kaya yun. Ah, ganyan daw baka, no? Baka nakamenos kami ng mukay. 1 feet. 1 feet itong menos gas. Bukas na yun, gano'n siya naman, takiba dahil ang forma na kayo siding mo kanyan. Kaya itong formang siding naman nung kaya. Sabay na rin po sa buhos yan, no? Ng ano, kaya kaya sa isang araw. Ayan, so simulan lang natin ang umaga tapos pagliwanag na pagliwanag. Oo, oh, tapos may ano tayo, may ilaw. Nakaano ng mixer. Oo, oh, pananang isang mixer. Worst come to worst, back up, ilaw. Dala akong flashlight. Yun ang masyadong ano yan. May open pa naman dun. May open doon sa may danan. Dalawa, salubungan ng ano. No, kaya yan. Dito, mayroon doon. Tuloy-tuloy yung under na mixer. Basta wag lang maglolo ko, no? Kaya daw, papasitong meron. Hmm? Basitong. Meron. Sabi ni ano, Basaldi. Masilip ang accomplishments. Opa. Laki pala ng anong to, bakal, ano? Oh, ayan, halos na pormahan na po pala nila. Halos may mga opa. May mga ano na po. 2x3 na kahoy
napagpapatungan ng mga steel decks. Ayan, halos ano na, kompleto na pala. Ayun, dito sa kwarto wala pa, dito okay na rin. Ayan, so halos pala okay na. So 2x2 na lang po, halos palang kahoy na kailangan bilhin. Ayan, ano na lahat halos. Ayan, dito hindi pa ito. So mukhang ano pa, mukhang aabutin pa tayo ng next week. Tama, next week makakapag-canvas ng steel deck, tapos magsusukat na rin si Papa Yam para accurate po yung mga ano, bilang nung steel deck na o-orderin. Diba tayo? Ay, diyan lang tayo. Yan, dito sa kwarto. Ay, wala pa pala masyado. Yan, meron na din pala kahit papano. Hindi ko alam kung papabili pa si Papa Yam ng 2x3 or okay na. Kapag-gupitan pa. Kaninong razor? Papa Yam. Ay, naram niya. Si Jun kahit gupit, marunong din. Lahat. Yan. Ako, ano na. Yung hangin po na bumabangga ay may init na. Dahil gawa ng mainit na po ang tubig ng fish pond. So, kaya gusto ko po talaga mas malalim pa po siya. Kasi, yun nga, at least po, hindi kagad iinit yung ilalim, ano? Ayan, no? May init po yung hangin na nanggagaling sa tubig. Yun. Tama-tama papunta dito yung hangin. Pagka tag-init na talaga, sa gitnaan, kalagitnaan tayo ng summertime, yun. Grabe talaga, mainit na yan. Although, ang kinaganda naman, kasi mas marami pong maliliit, yung mga maliliit na isda, ay hindi masyado sa fish kill yan. Hindi masyado siya sa, baga hindi ganong karaming oxygen ang kailangan niya. So, medyo ligtas po siya sa fish kill. Ang talagang, mas nanganganib talaga dyan yung mas malaki, mas mabilis pong namamatay. Siya nauuna. Sino po yung mas malaki? Yan. Tapos na naman ang isang araw at hanggang dito na lang siguro mga ka-farmer. At muli po maraming salamat sa lahat. At ayun, sana tuloy-tuloy na po yung ating lechon business para at least po si Lindon mabago na rin yung kanyang routine. At magawa niya talagang trabaho niya dito. At the same time, syempre, kanegosyo rin po, no? So, ayan. Tapos si Tux, marami pong magbibigyan ng ano, no? Si Tux, magkakaroon din po ng kahit papano, extra income din. Dahil kada biyahe namin at kahit papano, meron din po siya. So, ayan. At hopefully, tuloy-tuloy na. So, ayan. Inuulit ko mga farmer, sa mga gusto pong mag-order ng lechon, ay meron po tayong bagong page. Ka-farmers, lechon orders. Yun po yung ano, yun po yung inyong puntahan para lahat po ng gustong umorder, lahat ng may mga tanong about sa lechon, doon po lahat babagsak para na-separate po natin yung ano, yung mga inquiries. So ayan, hanggang dito na lang at maraming pong salamat. Magandang buhay.